Ito yung insulin plan. Ito po yung ginagamit sa mga taong diabetic. Tulad sa akin, minsan tumataas yung sugar ko. Minsan 500. Pero ito po yung ginagamit ko, insulin plan. Hindi mo na kailangan inom pa ng gamot, yung pang sugar. So, bumili po ako ng insulin plan, tapos tinanim ko. Ito na siya, lumago na. Sa mga taong may sugar, diabetic, ito po yung pinakamabisang gamot. Insulin plan. Hindi po siya masailan pag itanim. Ito po yung halaman ko, insulin plan. Kasi guys, tumataas yung sugar ko, minsan 500, umabot ng 500 or 50, ganyan. Pero ngayon sa awa ng Diyos, ano na lang siya, 95. Kaya try niyo po to, insulin plan. Sa mga gustong magtanim, ito po ay maganda po siya at saka hindi siya masilan na halaman. Insulin plan. Nandito lang po ito sa, ano, po, sa gilid ng bahay. Tinanim ko at bumili po ako dati sa online. Tapos, tinuruan ako paano itanim. Ngayon, marami na po siya. Lumago na. So, hindi na po ako bibili. Ito po yung mga ano, after ko kinakain yung dahon, tinatinan ko po yung puno. So ito na po yung mga baby niya. Lumalaki na. Itutusok mo lang. So pag pumili ka, pwede mo rin itusok na lang. Ngayon kung sino yung mga diabetic dyan na mahirap sa, lalo na yung sa gamot, mahirap na. Ito ay herbal. Ito na po yung dahon ng insulin plan. Mag-sacrifice po tayo kahit maasim yung lasa kasi para sa katawan natin. Ang hirap kaya pag mataas ang sugar. Lahat ng karamdaman mayroon na. Pangatlo. So ang gagawin nyo, 3 times a day, tatlo-tatlong dahon. Hindi po ako nagpapacheck sa doktor kasi pag ganyan po yung ano natin, yung ano natin ang sugar, sobrang taas. 100% inject na po tayo ng insulin injection. Kaya mahirap din talaga magpapa-inject. Ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan, nagtatanong ako, nag-post kasi ako sa Facebook. Sabi ko mataas ang sugar ko. Yun, may nagturo sa akin, insulin plan. Kaya yun na yung sinunod ko. Sawa ng Diyos, mababa na po yung sugar. At saka, iwasan po yung mga matatamis na pagkain. Tapos, sa kanin din, kailangan, kung kumakain kayo na isang platong puno, kailangan cup na lang po. Kailangan magbawas po kayo ng kanin. Sa mga soft drinks, bawas din. Kailangan huwag nang uminom ng mga soft drinks. Iwasan. Kasi ang soft drinks kasi yun ang nagpapataas ng sugar natin. Kaya more on water.
Tapos, huwag po tayong magtamad mag-exercise. Dapat mag-exercise tayo kahit everyday, 1 hour or 2 hours, kahit magja-jogging lang tayo. Okay na yun, sapat na yun sa katawan para papawisan. Yun lang po yung advice ko sa mga may diabetes. Huwag po tayo magtamad-tamad. Huwag tayo mag-soft drinks. Huwag tayong kumain ng maraming kanin. Ang kanin kailangan bawasan, isang cup na lang. Hindi din pwedeng mag-diet na todo diet kasi ang may diabetic sobra talaga yung mahirap pagdating po kung nagugutom, nahihilo. So kailangan po kalahano na siya, cup of rice lang. At huwag magtamad, mag-exercise every day. Bawal ang kape, bawal ang gatas, more on water, water therapy. So, mas maganda kayo ay mag-ano na lang kayo, lemon tea. Yun po yung pinaka-the best. Sa mga gustong magtanong, maraming advice, pwede po kayo mag-PM sa akin sa Facebook. Thank you.